Mga nakakakilabot na tao sa perya. Marami ng mga weirdong bagay ang ipakita ko sa aking channel. Ngunit magtiwala ka na ang mga litratong ilalabas ko ngayon ay sigurado akong ngayon nyo lang makikita at makakapagdulot ng hindi palagay na pakiramdam sa iyo. Sa kwento natin ngayon, aking ipapakita ang anim na iba't ibang litrato ng mga weird na tao sa sirkus noong mga lumang panahon. Kaya naman, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bago kong upload. Ngayon, handa ka na bang makinig? Una sa ating listahan, si Ella Harper. Magsimula tayo sa pinaka-weirdong litrato na aking nakita na nagngangalang Ella Harper. Si Ella Harper ay isinilang noong January 5, 1870 at kilala siya sa kanyang screen name na The Camel Girl. Siya ay isinilang na may pambihirang orthopedic condition na naging sanhi upang mag-bend backward ang kanyang mga tuhod. Sa kagustuhan niya maglakad, ginamit niya ang kanyang kamay at paa na nagresulta sa kanyang palayaw na The Camel Girl. Noong 1886, itinampok siya bilang star of the show sa isang sirkus at lumabas sa mga pahayag ang bawat pagbisita nila sa iba't ibang sirkus. At si Harper ay nakatanggap ng $200 na sweldo bawat linggo. At ito ang nagbibigay sa kanya ng oportunidad para makahanap ng mga bagay na gusto niya at nakakahiligan niya. Siya ay inilibing sa National Tents noong 1920. Sa atin namang pangalawang listahan, si Mold-Faced Woman, si Grace McDaniel ay pinanganak noong 1888 ay kilala noon bilang isang mambihirang star of the show na may screen name na Mold-Faced Woman. Ito ay dahil sa malubhang deformity ng mukha na kilala bilang Serge Weber Syndrome. Sumali siya sa traveling circus na kung saan ay binabayaran siya ng $175 bawat linggo. Siya ay nananalo rin sa isang patimpalak na pinamagatang The Ugliest Woman in the World. Pagamat niyakap niya na ang kanyang kapansanan, ay hindi pa rin niya nagustuhan ang bawat pagkuha sa kanya ng larawan. Sapagkat ang pakiramdam niya ng pag-advertise ng tao sa kanya ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa kanyang sarili. Si McDaniel ay kinasal noong 1930. Nagkaroon siya ng isang anak na lalaki na si Elmer at isang anak na babae na si Stella. At ang kanyang mga anak na ito ay sinabi niyang pinakamahalaga niyang kayamanan. Nilarawan si Grace bilang isang mabuti at mambihirang ina na nagsikap upang mapasaya ang kanyang anak at mabigyan sila ng maayos na kinabukasan. Pangatlo sa ating listahan, si Prince Radian. Ang lalaking ito ay tinagurian bilang Pillow Man, Human Caterpillar, Human Torso at iba pang mga pangalan. Siya ay si Prince Radian. Si Prince Radian ay isang performer na ipinanganak sa Greens ng Amerikano na may Coprimella Syndrome, sa isang kondisyon na kung saan ay pinanganak ang isang tao na walang braso at mga binti. Siya ay isang tanyag, legless type performer noong unang bahagi ng 1900 at kilala siya sa kanyang kakayahan na magpaikot ng sigarilyo gamit lamang ang kanyang mga bibig. Siya ay naging isang tanyag na performer sa Coney Island Carnival sa loob ng 45 years taong 1932. Itinampok siya sa pelikulang Freaks na kung saan makikita siya nagkisindi ng sigarilyo sa pamamagitan ng posporo gamit lamang ang kanyang mga bibig. Ang pang-apat naman sa ating listahan, The Living Skeleton. Si Isaac Bragg
ay isang entertainer at sideshow performer na kilala sa screen name na The Living Skeleton. Ipinanganak siya noong May 21, 1841. Bagaman, naging normal naman ang kanyang childhood, ay nagsimulang bumaba ang kanyang timbang. Noong 12 years old siya, pagkatapos magkasakit at lagnatin ng 4 na araw, ang pagbaba ng kanyang timbang ay nagpapatuloy hanggang sa mag-mature siya kahit malakas itong kumain. Ang kanyang kalagayan ay nilarawan ng mga historian bilang extreme progressive muscular atrophy. At hindi kalaunan ng magkasakit si Isaac ay ito na ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang 5 sa ating listahan, French Angel. Si Maurice Coulet ay isang professional wrestler sa Russia at kilala siya sa screen name na The French Angel. Ang taong ito ay ang leading box office noong unang bahagi ng 1940s at naging world heavyweight champion ng 2 beses sa American Wrestling Association na pinamamahalaan ni Paul Brouser sa Boston. Si Maurice ay tinanghal din sa pelikulang Mighty Joe noong 1949 bilang The Sweden Angel. Noong 1945, ang kalusugan ni Maurice ay nagsimulang humina ng gusto at hindi na siya na-advertise sa sikat niyang pangalan bilang The Unstoppable. Sa kanyang huling laban sa wrestling sa Singapore noong February 14, 1953, ay bumayag siya sa request ni Telet na matalo sa kanyang laban kay Bear Acerati. Noong 1950, ang sculptor ng Chicago na si Louis Link na malapit na kaibigan ni Maurice ay gumawa ng serye ng mga plaster bust upang magunita ang alaala niyang karera sa wrestling. At ang isa sa mga bust ay nasa International Museum at ang isa pa ay nasa pansariling collection ni Bruce Richard. At ang panghuli sa ating listahan, Four-Legged Woman. Si Josephine Mydell Carbon Moore ay sinilang noong May 12, 1868. Siya ay isang sideshow performer sa Amerika na isinilang bilang isang tipigus. Tumutukoy ito sa kondisyon niya na mayroong 2 magkahiwalay na pedises sa bawat gilid sa ibabang parte ng katawan mula sa bewang pababa. Ito ay resulta ng paghihiwalay ng axis ng kanyang katawan habang nagde-develop pa lamang ito. Ang bawat isa sa kanyang mas maliit na inner legs ay ipinares sa kanyang outer legs. Sinasabing na igagalaw naman niya ang kanyang maliliit na binti, pero hindi ito sapat para mailakad niya ito dahil di umano ito ay mahina at walang sapat na lakas para mailakad. Dito na magtatapos ang ating video. Sa tingin niyo, ano kaya sa ating listahan ngayon ang pinaka-weird para sa inyo? Post ninyo sa comment section dito ang inyong sagot. At once again, ako'y magpapaalam na at magpapasalamat. Power Craft.